Gott sei Dank, ich habe frei morgen. Nein, mach nicht, das weiß ich, muss leben, mach ich das nicht. Ayun, katapos lang ng duty. At anong oras na ngayon? Alas 11 ako naturukan ng vaccine. Tapos ngayon ay 2:30 na ng hapon. Na lang bukas tsaka sa isang araw. Today is Friday, so bukas is naturally Saturday and Sunday. So abangan natin kung anong mangyari, kung paano mag-develop ang mga symptoms. Hello Lloyd, welcome to 2P Vlogs. Ako po si Toto Parkeray at ito ang aking YouTube channel. So, abangan natin kung anong mangyayari dito sa bakuna na ito. Yeah, 4:00 in the afternoon. Actually, kakakain ko lang. Kumain ako ng kanin, saka ng kanton kasi nagutom. Nagutom ako. Galing naman ko ngayon na inaantok ako. Hindi ko alam kung talagang inaantok ako galing sa duty. Or busog lang ako kasi kumain ako ng kakain ko na ng kanin tsaka ng kanton. Or isa doon sa mga side effects. Kasi isa sa mga side effects ay fatigue. Fatigue daw yung isa sa side effects noon. Eh, katuturok lang naman kaninang alas 11. Pero itutulog ka na muna siya kasi nakaantok talaga. Ako ba? Nakaantok. Natulog muna tayo. Tapos vlog ulit tayo mamaya. Okay! Marlo! So ayun, kagigising ko lang, 6:30, hindi pala 6:30, 7:30 na lang gabi. So talagang pala siya, ano lang, antok lang talaga siya. So bigyan ko kayo ng update mamaya kung may maramdaman ulit akong kakaiba. Actually, hindi nga kakaiba yung antok. Update ko kayo mamaya. Kung wala, ay di bukas na ulit tayo mag-video. Yup! It's already 11 PM, 12 hours after nung impong or nung vaccine. So ano yung nararamdaman ko ngayon, mabigat yung ato dito, yung injection site. Tapos masakit siyang igalaw. Tapos tinitingnan ko, hindi naman siya namamaga. Wala naman siyang pamamaga. Wala siyang, pero masakit siya. Masakit talaga siya sa totoong buhay, masakit to. Hindi siya yung katulad ng ibang vaccine, kasi nagpa-vaccine din ako dito ng FluVac dito sa Germany. Pero hindi siya ganun kabigat. Ito, masakit. So, tumatawa na ako, pero masakit siya. Masakit siyang iangat, igalaw. Kaya hindi ko siya masyadong, alam mo yun, basta masakit siya. Kaya tolerable naman yung pain, no? Tolerable siya, pero masakit talaga. The following day. Good morning! So, ngayon ay 9:45 ng umaga. So, regarding sa vaccine site, mas magaan na siya. Hindi katulad kagabi talagang mahirap. Ang problema ko yung kanan. Yung kanan ang masakit kasi dito ako humiga. Nakahiga ako dito sa site na to. Hindi ako humiga ng flat on bed eh. Kaya palaging nakatagilid. Hindi ako makatagilid sa kaliwa. So, pinahilid ko sa kanan. Ito naman ang pattern. Pero mas okay na siya. In comparison kahapon na medyo masakit ba. So, masakit pa na konti pero kaya. Ang haba ng tulog ko, siguro nakatulong yung bioflu sa pagtulog ko ng mahabang-mahaba. So yun, malalaman natin kung ano pa ang mga side effects na mararamdaman natin or kung meron pa talaga na side effects. So lalabas tayo mamaya. Pag hindi umulan, lalabas tayo. Pag umulan at malamig, stay at home na lang kasi hirap lang mapas masyadong malamig. So yun, okay. So, ayun, it's already 4 in the afternoon. Wala naman akong nararamdaman. Nakakaiba na. Kasi okay na yun. Gusto ko sanang lumabas ngayon. Para maglakad-lakad. Kaya lang malamig. Malamig talaga. So, naisip ko, huwag nang lumabas. I-reserve ko na lang yung paglabas ko bukas Sunday. Kasi mag-church naman. So, bukas na ako lalabas. At hihiga na lang tayo sa mainit na bed.
at manonood ng video, mag-edit. Ganun na lang gagawin natin. Tapos, update na lang ako mamaya kung may mararamdaman akong kakaiba. So, ayun! Higa na lang ulit. Sayang paliligo. Kasi, lamig. Lamig talaga. Ang hirap maglakad kapag malamig. Nakakabarino. So, it's 10 minutes past 12 and it has been 49 hours since naturoan ako ng vaccine, ng COVID-19 vaccine. So, lalabas tayo ngayon kasi it's church day today. So, magsisimba tayo. Hindi siya masakit na. Hindi din siya namaga. Wala akong hematoma. Walang namasa. Hindi ako nagka... Anong tawag doon? Nagnat? Hindi din ako inubo. So, hanggang sa Tuesday. So, tingnan natin kung meron talaga siyang lalabas ng mga side effects. So, tara, samahan niyo ako, magsisimba tayo today. Let's skate! Full gear tayo ngayon kasi sobrang lamig. Tsaka, kita niyo, nag-snow-snow nga. Kahapon hindi ako lumabas kasi sabi ko malamig. E ngayon, mas malamig pa pala. Kasi umuulan na ang yelo. Tapos naka-full gear tayo ngayon. As in, super full gear. Parka, thermo na jacket, thermo na socks, thermo na hose o pants. Kaya yun, full gear ang tawag. Full gear for winter. Ayan, laban! Makatatapos lang ng mask at uuwi na ulit tayo sa bahay kasi ayan. Nag-iinulan na naman ng yellow. So, uwi na tayo. At wala namang nararamdamang masama. Pinabantayan nating mga side effects na galing dun sa listahan ng Pfizer BioNTech ay ito mga to. Ayan. Yan ang mga side effects na binabantayan natin. As of this moment, ay wala naman akong nararamdaman na mga side effects ng bakuna. Sana naririnig ninyo ako. Hello! Oh, lamig! 3 days later. It's Monday today at third day ngayon ng tawag. Third day after vaccination. Yan. So, ikatatlong araw natin ngayon after tayo mabakunahan. Last Friday kasi Monday na ngayon. At yun, mas okay na ngayon yung balikat ko in comparison kapon tsaka nung Sabado. Pero ngayon mas okay na talaga siya. Hindi ako nilagnat. Siguro wala na akong side effects na makukuha. Pero abangan natin until bukas kung meron pa din siya. Kasi nakalagay dun sa mga signs and symptoms at dun sa mga side effects, bantayan until the fourth day. So magbabantay pa rin tayo ngayon pero papasok na ako kasi duty tayo ng speedings ngayon. Tapos bukas, abangan ulit natin kung meron pang lalabas na mga side effects. Okay, so let's get, pasok na tayo. Kukunin na natin ngayon at wala na yung masakit dun sa aking braso. Tapos wala din ako nakuhang lignato, wala din ako nakuhang ubo. Actually, noong una takot ako magpabakuna kasi ang dami ko narinig, ang dami ko nababasa, ang dami yung mga nagreklamo. Pero sa totoong buhay, pag nabasa mo yung flyers mismo ng Pfizer BioNTech, yung materials nila, info videos nila, ay eye-opener sa'yo. Sabi nung kaibigan kong nurse sa Texas na nurse din, hi man, sabi niya, huwag kang matakot magpabakuna. Matakot kang datna ng COVID kasi delikado talaga yung COVID mo. E yung magpabakuna, that means protected ka. Sabi nga nung Pfizer BioNTech, yung bakuna nila is 95% efficient, no? That means na 95% na protected ka. Pero tingnan natin, ano ba yung sinasabi ng Center for Disease Control and Prevention ng CDC ng USA? Oh, may settle ako. Wait. Yung sa nilabas na research ng Oxford Chuchu Ek-Ek, pa, basta yon. Hindi ko na natandaan kung saan ko to nabasa. Ang efficiency daw ng tetanus is 100%. Ang polio, 99%. Ang measles, 97%. Ang COVID, efficiency rate nito ay 94%, ang chickenpox 90%, mumps 88%, at flu vaccine is 45% lang yung efficiency rate. So kahit magpaturo ka ng, halimbawa doon sa flu vaccine, ano, kahit magpaturo ka ng flu vaccine, makakakuha ka pa rin ng influenza, no? 95% protected tayo, pero pagtitiwalaan ko yun.
kasi yung mga researcher nga nagpatrok, nagtiwala sila dun sa COVID vaccine ito. So ako pa na simpleng nila lang, 'di ba? So ako pinandikan ko na mag at least protected ako ng 95%. Ah, yung 5% talagang ang malas ko talaga kapag naka-receive pa rin ako ng COVID after kong magpa-infong, no? Pero kung titingnan mo yung bright side, 95% ang laki na nung protection mo dito sa COVID na ito. Kaya nag-decide ako na magpatrok. Yung vaccine na tinurok ng Pfizer at ng Moderna sa akin, ay siya ay mRNA na lang, messenger RNA na lang siya. Yung iba kasing vaccine, either attenuated, yung weakened, or dead na pathogen. Pero ito kasing, COVID vaccine na ito ay messenger RNA na lang siya. Ako, sa 4 na araw ko na pag-iintay at pagtitingin ko kung magkakameron ako ng side effects, masaya ako na nagkakameron ako ng side effects. That means, nagumana sa akin yung bakuna. Kasi yung immune system na, yung immune system ko, yung immune system ko, ay na-detect niya na yung pathogen na dala nung vaccine, nilabanan ng immune system ko, kaya namaga, kaya sumakit, pero hindi ako nagkalagnat. Siguro, hintayin natin yung second dose, baka magkalagnat ako. So, ganyan yung pagtingin ko dun sa mismong bakuna, no? Hindi natin iniintay na magkameron tayo ng side effects kasi, baka masama yung bakuna. Kaya tayo nagkaka-side effect, malaban yung mga cells natin, kaya namamaga, sumasakit, nagkakalagnat. That means na gumagana yung immunity natin laban dun sa mga messenger RNA na dala ng bakuna. Naintindihan nyo ba? Kasi parang ako din nalito. Kaya natin sa mga susunod na linggo kung magkakameron pa tayo ng additional side effects. Dun sa mga natatakot, pag-isipan ninyong mabuti. Pero ako kasi, noong una takot lang ako, pero laban na. At least 94% na efficacy nung bakuna, no? Laban dun sa, 50, 60%, 70% na ibang brand, diba? 5% efficacy niya, yung effectiveness niya at yung safety ng bakuna ay unlucky. Eh di laban na, di ba? Kaya bongga na. So, tapusin na natin tong vlog na to kasi 4 na araw na din naman. So, muli ako po si Tata Parkery at magpabakuna na kayo. At ito ang aking YouTube channel. Tschüss!